Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawa pong bagay. Una po ay ito pong sinasabi ng mga netizens, no? Sila pa lang naman po ang nagsasabi, no? Na ito raw pong movie ni Alden Richards na Family of Two, nitong si Alden at saka po nitong si Sharon Cuneta, ay dinededicate daw po ni Alden Richards ang movie na ito para po sa kanilang dalawa ni Mayne Mendoza. At doon po sa sinasabi nilang di umano, no, na alam nyo yung kung ano yung tinutukoy ko. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Bakit nga ba sinasabi ng mga netizens na itong movie na to ay para kay Mayne Mendoza na ginawa ni Alden? Mamaya po pag-usapan natin yan. Habang ito naman pong si Mayne Mendoza ay nakarating na po sa kanya ang pinaggagawang kalokohan itong mga toxic Mainers at mga Armin fans. Kung saan may involvement na naman pong kanyang pangalan sa politika. Okay? Kung saan, ito nga po ang sinasabi ni Mayne Mendoza sa kanilang lahat. Kapag hindi pa sila tumigil, sila po ay makakarinig na ng hindi po kanais-nais sa kanya. Yan ho ay mula naman po kay Ate Tyrind. Okay? Ngayon po, pinakakalma po ng mga leader ng mga toxic Mainers at mga Armin fans ang kanilang mga bibilang lang po sa daliri, ano, na kanilang tinatawag na fandom. Pinakakalma po nila ang mga ito dahil ayaw nga po ng Mayne Mendoza na madadawit at madadawit ang kanyang pangalan sa politika. Paano nga ba nadawit? Lahat yan, pag-uusapan natin. At sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Mayne at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Mayne at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons, no? Para ikaw yung kaunahang nakakasagap ng mga kaganapan kina Mayne at kay Alden ng unang-una. Okay, at tunayin natin na naging komento ng ating mga tagapakinig, tagapanood, ano, sa ating araw-araw. Unahin nga po natin itong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, given na yan, Mr. Pinas, natural lang sa mag-asawa ang nagsusuportahan sa isa't isa. Every movie naman talaga ni Tisoy, si wifey ang pinakamalakas. Bumili ng tiket, ganyan kamahal ni Menggay, ang pinakapoging hobby niya. Full support, ika nga. Labas nga kayo, no, mga alagad ni Panot. Anong sa inyo? Nasampal na naman kayo ng katotohanan. Isang malaking pruweba yan na sila lang naman talaga ang legit na husband and wife. For now, marami pa silang struggles na kailangang harapin. Ano, darating din ang right time for them to reveal their true relationship. As a TVJ na walang humpay ang panggagamit, ano, nila kay Menggay, ay makukuha rin nila ang dapat sa kanila. Tandaan nila, walang masamang gawain na inaayunan ang Diyos, and their old age hindi nararapat ang pinaggagawa nila. After all, God is always watching them. Kaya nawalan ako ng gana manood sa kanila, lalo pa't kinukumpara ng netizens ang isang baguhan na artista, Atasha, no, over to our baby girl. Marami pa siyang ibigas na kakainin, no, bago niya makamit ang narating ng one and only phenomenal star. Thanks, Mr. Pinas. Have a blessed Sunday. Sana po naging maganda rin po ang Sunday ninyo. And I agree with you po, no? Vice versa yan, eh. Nung sa Black Sheep po, no, sa Mayne Mendoza, yung isa pa with feelings, no? Talagang andami rin pong binigling tickets noon ni Alden Richards at pinromote niya pa yun sa kanyang mga social media. Same kay Mayne Mendoza. Okay? Sana nga po, tanggapin nila yung suportahan na ginagawa ng dalawa sa isa't isa. At para naman sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Teodora Dinulos. Sabi niya po rito, Mr. Pinas, kasi ayaw pumayag ni Mayne sa ibang project, ano, kaya wala silang kita, di nila mapagkwartahan ng husto ang isang Mayne Mendoza. Kaya ipinasok nila sa sarsuela para may kita sila.
Di nila alintana kung masira si Main basta may pera silang kinukubra na sa pasimuno ng sarsuela, no? Awang-awa na ako kay Main. Salamat na lang at matatag si Main at may utak. Kaya nga lang ano, mga siblings niya no nakikialam sa kanya. Kasi hodang bumagsak ang karir ni Main ano basta may pera sila. Well, I agree with you. Wala na ho silang pakialam kung ano man pong mangyari pa. Basta't ho meron silang pera na nagmumula po sa paninira o di naman kaya po kung anong istoryang ginagawa nila for Main Mendoza, which is hindi naman natin hahayaan. Makakaasa po kayo na mula po sa aming team, ano, eh hindi po tayo papayag na paggagaganyanin po nila sa ang isang Main Mendoza. Okay? At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay, ano ba to? Ito na naman yung, ito, si Emuotor Rich Child. Sabi niya rito, good AM po. Pinas Showbiz News ngayon. Salamat po sa update kina Main at kay Alden. Salamat din po sa mga balita ninyo na napakaganda. Na kahit po minsan po kayo mag-update ay may maganda at di tulad po ng iba na oras-oras update kina Main at kay Alden. Yun din naman yun, ano? Pero sabi update update daw siya kina Alden at kay Main. Pero wala siyang binabalita na ganyan kay Alden. Pero update daw siya kay Alden. Pero wala naman siyang ganyang balita tulad ng sa inyo, no? Kaya tuloy, sabi ng mga bashers ninyo na di na kayo mag-a-update kina Main at kay Alden kasi isang linggo ko yung wala. Buti na lang, binasag na ninyo ang toxic fans ni Main at Alden sa mga pinapakalat nila. At sure ako yung isang vlogger na naman dyan ay galit sa inyo. At hahamunin kayo na makipagkita ng muka. Magpakita ng muka, ano? Kasi, sabi kasi niya, anong klase daw po kayong nagbabalita kung di naman daw po kayo nagpapakita ng muka. Salamat po. More update po kina Main at kay Alden. Well, for the face reveal ay kung talaga pong nanonood sila mula simula ng ating vlog, ano? Naging condition po natin 'yan. Naging condition po natin 'yan sa lahat ng mga tagapakinig natin na magpapakita tayo ng muka once na Main Mendoza and Alden Richards revealed their true relationship. Okay? Pag may ganyan, then let's face it. Okay? Alam niyo naman po 'yon eh. Unang taon pa lang natin 'yon na po yung ating sinumpa, ano? At para naman po dun sa mga nagsasabing hindi na ho tayo, imposible ho 'yon. Sabi ko nga sa inyo, hindi na po ako papayag na magbalita pa rito. Hindi na po ako magpapayag na maging boses po ng Pinas Showbiz News ngayon kung papalitan po nila ang channel na ito ng content. Sabi ko nga sa kanila, kung ayaw nyo ng Pinas Showbiz News ngayon, palitan nyo yung pangalan, gawin yung Alden and Main. Dahil yun naman talaga yung legit, ano? Pero, nakasanayan na eh. Hinubog na tayo ng panahon, kaya Pinas Showbiz News ngayon. Ano? Yun pa rin po ang ating paninindigan. Pero, I assure you, kung ito po ipapalitan nila ng content na mag-iibang artista po sila, ayoko na lang ho. Bahala na ho sila. No? Pero alam naman po yun ang may-ari ng channel na ito na talagang pagbibigyan ko lahat ng gusto nilang ibahagi sa inyo basta't may kinalaman ito kay Main at kay Alden. Pag wala, ibang artista, hanap na lang sila ng ibang balita. Okay? Maraming salamat po sa inyong komento. Ngayon pag-usapan natin itong picture na ito. Kung saan si Main Mendoza nga po ay pinagkakalandakan po no ng mga toxic Armin fans at ng mga toxic Main fans ano. Na ito pong si Main Mendoza ay tatakbo raw po ng kung ano-anong posisyon dito po sa gobyerno ngayong halalan. Uulitin ko lang ho, ano, para ho dito sa mga toxic Mainers at mga Armin fans na wala pong kaalam-alam. Barangay election po ito at SK election. Saan ho natin ilalagay sa Main doon? Maging kapitana? Ganun ba yun? ito talaga mga utak biya. Eh, no? Gusto ata maging kapitana sa Main doon. O baka naman SK chairman. SK kagawad. Ano? Well, anyway, sabi nga ni Main Mendoza, iwasan po, no? Iwasan at tigilan po. Tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan pagdating sa politika dahil ayaw na ayaw niya po ng ganyang bagay. Okay? Sana ho ma-absorb na lang lahat 'yan. Kaya nga sabi ni Ate Tyrine, isa na lang, isang beses pang gamit nila ng pangalan ni Main Mendoza, makakarinig na sila kay Main ng hindi ka nais-nais. At ang ikalawa naman po nating dapat pag-usapan ay ito naman pong sinasabi ng mga netizens na ang susunod na movie ni Alden Richards for the MMFF, no? Yung Family of Two,
Sinasabi po nila na ito raw po ay inaalay po talaga personally ni Alden Richards dito po kay Maine Mendoza. Dahil maaalala po, kung maaalala po natin, ano, si Sharon Cuneta ay talagang muntik pang i-booking kung anong meron si Maine at si Alden in a national television. Diyan pa nga sa EAT. Diba? So, diyan pa nga sa EAT. At napagsabihan sa Megastar, o nga naman, ano, dahil yun ang gusto ng management, kaya sumunod na lang sila. Okay? Pero as far as I know, wala pa po tayong nakukuwang statement from Alden Richards. Wala po siyang sinasabi about this movie na inaalay niya ito kay Maine Mendoza. Okay? Huwag muna tayong gumawa ng mga ganyang storya. Okay? Abangan po muna natin kung ano yung katotohanan at makakaasa po kayo. Yan ang aming ibabalita sa inyo. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.